Bagong henerasyon ng pep squads ng NCAA Season 98, umusbong. Tunghayan sa reports. Mula nang itinaguyod ng NCAA ang cheerleading competition sa taong 2004, may iilang pep squad na kadalasan ay umaangat sa iba. Isa na rito ang University of Perpetual Health System Delta Perp Squad na may 14 ng kampyonato. Gayon din ang Arellano University Chief Squad na nanalo sa Season 92, 93, 94 at itong katatapos lang na Season 98 cheerleading competition. Kaya't hindi man kagulat-gulat na number 1 at 2 ang Chief Squad at ang Perp Squad, isang magandang sorpresa ang pagkuha ng third place ng Letran Cheering Squad na huling nanalo ng medalya sa cheerleading noon pang 2011. Galing tayo sa pandemic, so yung mga bata hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaanan. So hindi lang namin sila hinanda in terms of skills, no? Aside from that, hinanda namin sila emotionally, mentally, and the most important part is spiritually. Lahat ng kasali sa Season 98 cheerleading competition, malinis ang routine, sabay-sabay ang galaw, at bakas sa kanilang mga mukha ang kaligayahan ng pagbalik sa kompetisyon matapos ang mahabang bakasyon dahil sa pandemya. Ultimong ang Golden Stags cheerleading squad na matagal hindi nakilahok, game on na rin sa Season 98. After 10 years na naging nawala yung San Sebastian sa cheerleading competition, ngayon lang babalik. So, sobrang dami naming bago, as in all of them are new. At base sa galing na mga performances ng NCAA pep squads, masasabing nandito na ang bagong henerasyon ng cheerleaders na mag-aangat sa antas ng kompetisyon at magpapasikat ng NCAA sa larangan ng cheerleading. May pakita lang namin, may showcase lang namin yung talent ng bawat isa sa magandang routine. Mag-enjoy lang yung mga manonood. CJ Torida, 1 North Central Luzon.